lahat sa pangalan po ng ating Panginoon. Ako po ay nagagala, ito ang mga kapatid. Sa mahabang panahon ay tinalag po akong muli sa inyo upang magbigay po ng salita ng ating Panginoon. At tunay nga mga kapatid na ang Diyos ay may plano talaga sa loob ng isa sa atin. At salamat po sa Panginoon sa planong yan na minsan tayo po ay nawawala sa plano ng Panginoon. Pero ang Diyos ay patuloy na nandiyan para ilagay tayo doon sa dapat nating kalalagyan. Salamat sa ating Panginoon sa gabing ito sa kanyang buong biyaya. Lalo na po sa aming buhay mga kapatid. So, tayo po ay umawit mo lang sa ating Panginoon. Minsan, para hindi po natin umawit mo na kapatid na aming magpapatuloy. Praise God. Let me say that there is a difference between praying for others
Andrea intercessory prayer. While all intercessory involves praying for others, but all praying for others is not necessarily intercessory. Ang panalangin mga yung intercessory prayer mga kapatid may pagkakaiba mga kapatid doon sa yung panalangin lang. Kasi iba po yung intercessory prayer at saka yung tayo po ay nananalangin lamang. Kasi intercessory prayer mga kapatid ay parang namamagitan tayo sa dalawang panig. At bagaman ang intercessory prayer mga kapatid ay nangangailangan din o ito ay nag-involve mga kapatid ng pananalangin. Pero magkaiba po sila doon sa tinatawag nating intercessory prayer. At ito po ay makikita natin mamaya sa ating pong pag-aaral at sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong pag-aaral. At ang sabi nga po sa ang sabi nga po dito, yung meaning po ng intercession mga kapatid ay tiningnan ko sa dictionary at ang nabasa ko po doon mga kapatid ay ang sabi po doon, the act of interceding at saka mediation. Yun pong yung pamamagitan. Namamagitan siya doon sa dalawang panig mga kapatid. Sabi po dito, is by nature where an individual position themselves between two parties. One with need and one with the answer. And seek to bring two parties together. So ito mga kapatid ay tumutukoy doon sa dalawang parte mga kapatid, dalawang panig, doon sa nagkasala at doon sa pagbibigay ng kapatawaran at yung dalawa ay pinagsasama para magkasundo. At yan po mga kapatid ay makikita natin doon sa ating pong binasa mga kapatid, doon nga po sa kasaysayan ni Moses. Sabi ko dito, God has given us biblical pattern for intercession in the life of Moses. While Moses was to the mountain with God, a tragic scene was taking place in the valley below. Nung si Moses mga kapatid ay umakyat doon sa bundok ng Sinai, samantalang siya po mga kapatid ay naghihintay doon po sa instruction ng ating Panginoon, ay nagkaroon po mga kapatid ng may nangyari po doon sa kanya pong mga kasama mga kapatid na samantalang sila po mga kapatid ay naghihintay kay Moses, nagkaroon po ng kasalanan yung mga tao. Ano po ang kanilang ginawa mga kapatid? Sila po ay sumamba sa Diyos Diyosan. At doon nga po mga kapatid nangyari yung tinatawag nating intercession na si Moses ay nagkaroon ng pamamagitan sa Panginoon at doon sa mga tao. While Moses was on the mountain with God, a tragic scene was taking place in the valley below. Moses was so long in returning that the children of Israel assumed that he would not return. Their leader has seemingly disappeared and they began to doubt God's presence and power, which all justifies explanation. The fairy clouds still hung over the camp. They were still eating manna that God provided every morning, but people were tired of waiting on Moses. Bagamat sila mga kapatid ay sa kanilang paghihintay, bagamat naroon po yung pagpapala ng ating Panginoon, naroon po yung ulap na gumagabay sa kanila, nandun po yung mana na pinakakain sila ng ating Panginoon, but dumating pa rin sa kanila mga kapatid na sila po ay nag-doubt sa presensya ng ating Panginoon. Nawala yung kanilang pagtitiwala sa ating Panginoon. At naroon na nga mga kapatid na sa kalagitnaan noon ng kanilang paghihintay, akala nila hindi na darating yung kanilang hindi na darating si Moses. Nagkaroon sila ng doubt mga kapatid at naroon nga na sila po ay humingi ng gumawa po sila ng Diyos-Diyosan. At
Ang ginawa po nila mga kapatid, yung kanilang mga hikaw, yung kanilang mga ginto na nakatago, yung kanilang mga kwintas, pinag-ipon-ipon po nila mga kapatid. At yun po ang kanilang ginawang Diyos-Diyosan. At sa pangyayari ngayon mga kapatid, sa pangyayari ngayon mga kapatid ay dumating si Moses sa kalagitnaan ng kanilang pagpupuri, sa kalagitnaan ng kanilang asiyahan, dahil sila po mga kapatid ay sumumba sa Diyosan, ay dumating po si Moses. At doon po binato yung tapyas na bato mga kapatid na naroon po yung sampung utos ng aming Panginoon. Pagkat naroon na po yung sampung utos ng aming Panginoon, dumating pa rin po sa kanila yung ganong sitwasyon. At minsan sa buhay natin ay dumarating din sa buhay natin yung ganong mga kapatid. Minsan pagkaman na rin yung pagpapalan ng ating Panginoon, nararanasan natin yung mga biyaya ng Panginoon, minsan hindi natin naiiwasan na namamana pa rin natin yung dahil ng mga panahon. Nandun yung down. Minsan na pagwalan yung ating pastor o yung mong nangangalaga sa atin, parang akala natin yung isi-isi lang. Minsan dumarating sa buhay natin mga kapatid yung gano'ng pangyayari. At yun po ang kanilang naranasan mga kapatid noon. At sa kalagitnaan nga noon mga kapatid, nagalit si Moses at binato yung tapyas ng bato mga kapatid na nandun yung sampung utos ng ating Panginoon. At ang sabi niya mga kapatid, kung sino man yung gustong magpatuloy sa pagsamba sa Diyos-Diyosan, ay yung hindi magpapatuloy ay sumama sa akin. At yung magpapatuloy, yun pong nagpatuloy mga kapatid ay nilipol naman. Pinapatay po sila mga kapatid. Inutosan po ni Moses yung mga Levites mga kapatid na patayin yung lahat na sumasamba doon sa Diyos-Diyosan. Kaya nga mga kapatid, itong ating maiisip, nung unang panahon yun po ang ating ginagawa. Nung wala pa tayo sa tunay na paglilingkod sa ating Panginoon, yun ang ating ginagawa mga kapatid. Nag-aalay tayo ng pagka-mayo. Naranasan ko yun mga kapatid. Pagka-mayo, nandun kami, pila kami mga kapatid, bidala kami nangunguha kami ng mga bulaklak, nagsasabog ng bulaklak, nag-aalay ng bulaklak sa mga Diyos-Diyosan mga kapatid. Pero yun ay yun mga kapatid, hindi pa natin alam yung katotohanan. Pero talagang hindi talaga kalugod-lugod sa Panginoon, talagang karumal-lumal, talagang kasalanan pala yung sumumba sa Diyos-Diyosan. So salamat sa ating Panginoon na tayo nagkaroon ng kalayaan, binuksan yung ating kaisipan upang makilala natin ang tunay ng Diyos. At salamat sa ating Panginoon at ang ating Panginoong Jesus mga kapatid ang tunay na nating sinasamba. So sa ganong sitwasyon mga kapatid ng buhay ni Moses ay dumating pa rin po sa kanya yung pamamagitan doon sa mga tao. Pagamat yung mga taong yun, mga kapatid, ay nagkasala sa harapan ng ating Panginoon, ay nagkaroon pa rin po siya ng tunay na pagmamahal. Nagkaroon po siya, mga kapatid, ng tunay na pagmamahal sa kanyang mga taong inaalagaan, na nung makita niya yung nagawang kasalanan ng mga taong yun, sabi niya, tunay nga na kayo nagkasala. At siya po mga kapatid ay lumapit po sa ating Panginoon at sabi niya, ako'y maghahandog dahil sa inyong mga nagawang kasalanan. So, napakaswerte natin mga kapatid dahil mayroong nangangalaga sa atin. Napakaswerte natin na mayroong pastor na sa time na tayo po ay nagkakamali ay
na pamamagitan sa atin. Pagkamat hindi natin nakikita, pero alam natin na may nananalangin sa atin. Kaya, minsan hindi natin masyadong nabibigyan ng pansin, akala natin, pastor lang. Pero napakahalaga pala yung kanilang responsibilidad. Sa kabila minsan ng ating katigasan ng ulo, sa kabila minsan ng ating mga pagkukulang, nandiyan pa rin ang pastor na nag-aalaga sa atin. At salamat may mga pastor na may pusong Moses, mga kapatid, na hindi lang pagkaman tayo ay nagkukulang, ay minsan tinatapik tayo. At yan po muna kapatid ay napakahalaga sa atin na tayo po ay may nangangalaga sa atin. Sabi nga dito mga kapatid, si Moses, sabi niya, During Israel's stay at the foot of Mount of Sinai, Moses had ascended and descended the mountain numerous times. When he entered into God's presence, he received instruction. In Exodus chapter 20 and 24, he received instruction on how God was to be worshipped. And on one occasion, Moses stayed for 40 days and nights, during which time he received instruction for construction of tabernacle. And sometimes during this period, Israel already had 10 commandments that Israel grew restless. The Israelites responded by asking Aaron to make them a visible representation of God's in the form of idols. Tulad yun na ang aking sinabi sa inyo kanina mga kapatid, humingi po sila ng idol, humingi po sila ng representation, at yun na po, gumawa po sila ng idol mga kapatid, mga revolto. At sabi nga ng Moses, in Exodus chapter 32 verse 30, Moses says, "You have committed a great sin, so now I will go up to the Lord. Perhaps I can make atonement for your sin." And Moses assumed the position of intercessor when he said, "I will go unto the Lord." Naging intercessor po si Moses doon po sa pangyayaring yun, na ang tao, ang kanya po mga kasama, mga kapatid ay nagkasala sa harapan po ng ating Panginoon. And Moses assumed the position of intercessor when he said, "I will go up unto the Lord with a specific purpose of making an atonement for your sin." Gumawa po siya ng pag-aalay sa ating Panginoon upang yung kasalanan ng mga tao ay mapatawad po ng ating Panginoon. At naroon po mga kapatid na bagaman yung sitwasyon mga kapatid na yun ay napakatindi mga kapatid, kumbaga ay talagang napakabigla. Na ang sabi sa kanila ng Panginoon ay sila po'y parurusahan. Sa puso ni Moses mga kapatid ay alam niya na may magagawa siya para po sa kanya pong mga, sa kanya pong bayan. At sabi nga, nag-alay si Moses, "An atonement for your sin." And he say, "I will make an atonement." An atonement, he is referring as an act which the offense of an individual are covered so that fellowship can be restored between the offender and the one who offended. So sa ganong sitwasyon mga kapatid, siya po ay nag-alay upang mapanatili yung relasyon ng Panginoon at ang kanya pong bayan. At yun po na sa ginawa pong yun ni Moses mga kapatid ay nagkaroon po ng pagkakaisa
yung bayan at sila po mga kapatid ay nagkaroon po ng kapatawaran sa ating pong Panginoon. In Exodus chapter 32 verse 30, yun po ang kanya pong ginawa mga kapatid. At si Moses mga kapatid ay humarap siya sa dalawang sirkumstansya mga kapatid na hindi po niya tinignan na maliit yung nagawa ng mga Israelites. But then, tinignan niya yun po mga kapatid na yun po isang malaking kasalanan sa ating Panginoon. Kaya po, nagkaroon po siya mga kapatid ng pag-aalay sa ating pong Panginoon. At sabi nga mga kapatid na Moses doesn't imply to God that the Israelites deserve another chance. He doesn't plead that they really aren't so bad. He knows better, but Moses called the situation of what he seen. Nakita po niya mga kapatid na kahit parang naisip niya na dahil kasi sa akin nagkaganyan yung aking bayan. Pero hindi niya po minaliit yung ganung sitwasyon, kundi talagang inisip niya na yun po ay malaking kasalanan sa ating Panginoon. At masabi niya mga kapatid, may purpose po ang intercession, yung po pananalangin na pamamagitan. Sabi po dito, what is exactly that we hope to accomplish by exceeding for someone with God? What is that we want to happen? Is intercessory prayer placing our burden on God's heart, or is it allowing God to place His heart, His burden on our hearts? Minsan sa ating pong pananalangin mga kapatid, ito po yung purpose of intercessory prayer. Intercession mga kapatid. Minsan sa ating pananalangin, dumarating sa ating mga kapatid na yung panalangin natin, parang gusto natin yun ang mangyari. Gusto natin na agad-agad ay yun ang mangyari. At talagang yun po minsan ang ating inaasahan. At ang sabi nga, ang intercessory prayer, mga kapatid, intercessory display, minsan ay yung kabigatan natin sa puso, parang yun ang ating nilalagay sa ating Panginoon. Pero ang tama, mga kapatid, hayaan natin na yung kabigatan ng Panginoon ang mailagay sa ating puso. Kasi minsan, sa ating pananalangin, parang gusto natin ay yun agad-agad ang mangyayari. Yung ating desire, mga kapatid, ay parang pansarili. Pero hayaan natin na yung kabigatan ng ating Panginoon ang ilagay sa ating puso. Kasi yung kabigatan ng ating Panginoon ay hindi lamang para maibigay doon sa tao yung kanya pong kasagutan, kundi yung kanya pong kabigatan ay yung ang tao ay mapanatili doon sa kalagayan na nais ng Panginoon. Kasi minsan ang gusto natin yun agad, na minsan ay hindi naman yun pa ang kalooban ng ating Panginoon. Pero hayaan natin na yung kabigatan ng ating Panginoon ang ilagay sa ating puso, na ito po mga kapatid ay siyang magpapanatili na kung saan kahit anong mangyari sa kanya, kahit yung prayer niya ay hindi sagutin, ay naroon pa rin yung pagpapakumbaba at pagtanggap doon sa sitwasyon na kanya po hinaharap. At yun pa rin mga kapatid ang nagiging dahilan upang siya po ay manatili na nagtitiwala sa ating Panginoon. Kasi minsan pag inasahan agad natin at hindi nangyari, nawawalan tayo ng tiwala sa Panginoon. O parang nanghihina tayo, bakit hindi tinugon. Pero kung ang kalooban ng ating Panginoon ang ating pong hihilingin lagi, kahit hindi dumating agad-agad, yung nagiging naroon pa rin yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon na sa tamang panahon ay kanya pong bibigyan. Hindi tayo nawawala dun sa
kanya pong kalooban. At sabi nga nito, sometimes, unknowingly, we try to push God into handling a situation in the way in which we wish to see it handled. Minsan kasi mga kapatid, yung bang parang pinipilit natin ating Panginoon na gawin ng Panginoon yung mga bagay na gusto natin. Sa ating pananalangin, minsan, Panginoon, gusto ko ito, gusto kong gawin ito sa akin. At minsan, sa pananalangin din natin sa iba, parang nagkakaroon din tayo ng parang yun din agad ang gusto natin. Pero sa ganong sitwasyon mga kapatid, parang pinipilit natin ating Panginoon. Parang pinipilitin natin ang Panginoon na, Panginoon, ibigay mo ito. Pag hindi, na minsan, hindi pa kalooban ng ating Panginoon, parang pinamukulangan natin siya. Kaya minsan, ibigay man yung ating hinihingi, nanalangin nga na pagpalain, na binigay nga ng Panginoon na talagang kumbaga hindi pa ito na napilitan, lalo na wala yung tao na pinag-pray mo na pagpalain. So, lagi nating iisipin na sa ating pananalangin, bagamat ipinag-pray natin, nandun yung design ng ating puso na ipag-pray siya na pagpalain. Pero, huwag nating alisin yung pagsabi natin na Panginoon, yung kalooban mo ang maganap sa kanyang buwan. Bagamat ipag-pray na pagpalain mo siya, pero yung kalooban mo pa rin. Bagamat ito ang kalooban ko, Panginoon, na pagpalain siya, pero yung kalooban mo pa rin, Panginoon. Kung hindi man ito yung tamang panahon na pagpalain siya, yung kalooban mo, Panginoon, kasi yun ang alam natin na pinakamabuti para sa kanya. Bagamat yung design natin ay pagpalain siya o pagalingin siya, pero hayaan natin na, Panginoon, kung pagpalain, kung pagalingin mo man siya o hindi, pagpalain mo man siya o hindi, yung kalooban mo pa rin ang mabuti para sa amin. Dahil ang kalooban ng ating Panginoon man siyang mabuti para sa bawat isa sa atin. Palapakan na po natin ang Panginoon. Sabi ko, your intercession is a desire to see the object of our prayer comes into close fellowship with God by whatever and circumstances we decided is best. Yun nga ang sabi ko mga kapatid na ang layunin mga kapatid ng intercession, ng ating pananalangin sa iba ay yung maging mapanatiling yung relasyon ng tao yon sa Panginoon. Kumbaga, papalapit palalo. Hindi po yung siya po ay niya mapapalayo. Dahil minsan sa ating pananalangin ay yung ating hinihingi na minsan sa pagbigay naman ng Panginoon ay napapalayo siya. Hindi nagiging ano yung pagtitiwal at nawawala yung relasyon sa ating Panginoon. So sa ating pananalangin, lagi natin idalangin sa ating Panginoon na yung ating tao ipinanalangin, kung ano man ang sitwasyon niya, ating hilingin lagi na Panginoon, panatilihin mo siya sa iyong kalooban. Bagamat kahit hindi siya gumaling, kahit hindi niya matanggap yung pagpapalang na pinag-i-pray ko sa iyo, bagamat gano'n ang sitwasyon, Panginoon, hayaan mo na siya ay manatili, lalong maging matibay, gawin kung ano man ang kalooban, kung ito man, Panginoon, ay pamamaraan mo na para sa iyo lalong manatili, gawin mo ito, Panginoon, kung ito yung para sa ikabubuhin. So, lagi natin ipanalangin. Ang lagi natin ilagay sa ating isip at sa ating pong pananalangin yung laging kalooban ng ating Panginoon. Bagamat may desire tayo sa ating kapwa o sa ating mga pinanalangin na nandun yung desire natin ng pagpapala para sa kanila, pero ilagay natin lagi sa huli ng ating pananalangin yung kalooban ng Panginoon. Maging sa ating pananalangin, minsan may hinihingi, Panginoon, gusto ko ito, gusto ko ito, Panginoon. Ito ay makakabuti sa akin, Panginoon, gusto ko ito, Panginoon. Pero hayaan mo, Panginoon, yung kalooban mo ang Panginoon sa aking buhay. At hayaan mo, Panginoon, sa ganitong sitwasyon, manatili pa rin yung aking pagdilipod sa iyo. Huwag mawawala, huwag
huwag maaating tuhan, Panginoon, yung aking paglilingkod sa iyo sa ganitong sitwasyon. Ang kalooban mo, Panginoon, ang mabuti para sa akin. So, sa ating pananalangin, mga kapatid, lagi kalooban ng ating Panginoon ang ating pong hanapin dahil yun po ang mga kabuti sa atin. Ang patatlo, mga kapatid, ay proper process of intervention. Yung una, yung meaning, mga kapatid, na intervention. At ang pangalawa, yung purpose, mga kapatid. Ang purpose po, mga kapatid, ay yung desire na ay purpose po, mga kapatid, ay yung mapanatili yung magandang fellowship sa ganito pong sitwasyon, yung intervention, mga kapatid. Purpose of intervention. Yung pong mapanatili tayo sa presensya po ng ating Panginoon. At ang patatlo po ay yung process of intervention. At yun po, mga kapatid, ay makikita po natin doon sa ating pong nabasa kanina sa kasaysayan po ni Moses. At mayroon din po, mga kapatid, sa halimbawa ni Apostol Paul, mga kapatid, doon sa Colossian Church. At may pagkakaiba po yung kanila pong pamamagitan sa pananalangin, yung kay Moses, talagang nandun yung bigat, mga kapatid, na sabi nga niya, kung hindi man, Panginoon, sila patatawarin, ay alisin mo ang aking pangalan doon sa aklat na inisimulan. So mabigat yung, mga kapatid, para sa isang tao na alam mo na nakasulat ka na sa aklat ng buhay ng ating Panginoon. Pero Panginoon, pag hindi mo pinatawag itong bayan ko, alisin mo na lang ako. Talagang mabigat, mga kapatid. At yun po ang nagpabago ng sitwasyon ng kanila pong kalagayan, na sa halip na sila ay parusahan ng Panginoon, ay nandun po, nakuha po nila yung pagpapala ng ating Panginoon sa pamamagitan ni Moses. At mayroon din po, mga kapatid, dito sa Colossians. Sa Colossians. Colossians chapter 9, chapter 1. Colossians chapter 1, verse 9. Hanggang 11, mga kapatid. Yan po ang makakakita ay pakibasa po, mga kapatid. Colossians chapter 1, verse 9, verse 11. Dahil dito kami naman mula ng araw ng aming narinig ito, ay hindi kami nagsitigil sa pananalangin at ng paghingi patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban ng buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo'y magsilakat ng nararapat sa Panginoon ng buong ikalulugod niya at magsipamunga ng bawat gawang mabuti at magsilago ng kaalaman ng Diyos na kayo'y palakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahinuhod na may galak. Amen. Sabi po dito, dahil dito'y kami naman mula ng araw na aming marinig ito, ay hindi kami nagsisitigil ng pananalangin at ng paghingi ng napatungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanilang kaluluwan sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu. Ako, si Apostle Paul, mga kapatid, ay taong mapanalangin ng mga kapatid. At nung malaman niya po yung nangyari sa Colossian Church, mga kapatid, ay nato po yung kanyang pong pananalangin. Sabi niya, "For this season we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you." Hindi po siya
hindi po sila tumigil sa pananalangin. Nanalangin po siya doon sa Colossian Church. At ang sabi sa verse 9, dahil dito kami naman ay mula ng sa ten mga kapatid, upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong ikalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa alaman at magsilago sa alaman ng Diyos. So, nandun po mga kapatid na ang kanya pong pananalangin ay para sa kalakasan ng mga tao niya. Sa pagpanatili, na sila po ay magbunga, magkaroon ng kaalaman sa ating Panginoon. Nandun po yung kanya pong pananalangin. At nasabi po sa verse 10 niya, na sila po ay lumakad ng naaayon sa kaluban ng ating Panginoon. Pagsibunga po sila ng magsilagaw sa mga gawang mabuti mga kapatid para sa ating Panginoon. At sa 11 mga kapatid ay nasabi po dito na kayo'y malakasin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan ng kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapahingod na may kagalakan. So mga kapatid, sa kanyang buhay, makikita po natin lagi yung concern sa iba, sa mga tao, sa mga mananampalataya. At nawa sa buhay natin, mga kapatid, bagaman tayo po ay may kanya-kanya tayong buhay pananampalataya. Magkaroon din po tayo mga kapatid ng buwang, magkaroon tayo ng buwang na ipanalangin natin yung iba. Kasi napakahalaga po sa bawat isa sa atin yung meron pong mananalangin. Maging sa pamilya po natin, sa bahay po natin, dapat po tayo ay may napakaganda na po mga kapatid yung mayroong family devotion. Nung kami po mga kapatid ay hindi pa mananampalatay, pare-parehas tayo mag-alang po sa katulog mga kapatid. Yung aming ina po mga kapatid, pag sa atin ng alas 6, hinahanap na yung lahat ng anak. Pag pinilman ng kapatid ng simbahan, hanap na yung mga anak kahit saan, talagang nahanapin. At nagkakaroon po kami ng devotion. Nakaharap dun sa grupo. Tapos doon kami nananalangin sama-sama. Pero sabi po ng alas 3, alas 4 ng madaling araw, igising din po kami ulit. Mayroon din pong devotion ulit sa akin. At yun po ang kanyang ginagawa ko nga kapatid. Pagkamat hindi niya alam yung katotohanan, ay pag tayo po ay nagkaroon talaga ng ugali na manalangin, ay yun na po lagi ang ating ginagawa. So, bilang tayo po ay tunay na nakakilala sa ating Panginoon, gawin po ito natin ng tama. At kapag nasanay na po tayo ng ganito natin ginagawa, ay napakabuti po mga kapatid, lalo na sa ating mga pamilya. Nagkataroon po tayo ng time. Kahit isang minuto, dalawang minuto, kung ano man yung oras na maibibigay natin para sa pananalangin, devotion, ay napakaganda po mga kapatid sa atin pong buhay. Sabi nga po mga kapatid sa verse 9, we do not cease to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will. So, ipanalangin po natin yung atin pong mga mahal sa buhay na magkaroon po sila ng tunay na kaalaman at ito pong kaalam mo ito patungkol sa ating Panginoon ay mangyari po sa kanilang buhay. Pray that they know God's will in their lives. Sabi po sa verse 10, pray that you may walk worthy of the Lord. Pray that they will be productive with their lives. In verse 1 to 10, mga kapatid. Pray that they will grow in their relationship with God.
Yan po lagi natin papanalangin mga kapatid. Pray for them, for they will have good power in their lives, and God's power in their lives. Yan po lagi natin ipapanalangin mga kapatid, yung puso mga tao, mga natin na magkaroon sila ng kaalaman, magkaroon po sila ng magandang bunga sa harapan po ng ating Panginoon. Pag-pray po natin na lumago yung kanilang relationship, lalo po yung mga tao mga baguhan pa lang sa ating Panginoon. Pag-pray po natin lagi sila. Kasama po natin. Pagkama tayo po ay may kanya-kanyang buhay, pananampalataya, ay ilagay din po natin sa ating puso yung pananalangin sa iba. At sa ating pong pananalangin, mga kapatid, ay wala naman po yung mga kapatid na self, wala pong posisyon, walang talaga sa atin na kung ano yung tamang pananalangin, yung posisyon sa pananalangin. Sabi nga po mga kapatid, effective prayer has nothing to do with how tight you close your eyes or how you hold your head. Minsan, nananalangin tayo, parang sabi niya, parang yun. Minsan, pikit na pikit tayo. Minsan, nakadapa tayo. Wala po yun sa position, mga kapatid. Ang sabi po dito, effective prayer is not found in the mechanic of prayer. Prayer is effective if we connect with the heart of God. We must come to Him as a wise and loving Father that He is. So, ang pananalangin pala mga kapatid ay kahit anong posisyon, kahit anong gawin natin, basta ang pinakamahalaga doon yung naaabot natin yung puso ng ating Panginoon. Yung magkakaroon tayo ng koneksyon sa ating Panginoon. Yung magkakaroon tayo ng yung talagang taimtim na sabi nga taimtim ng pananalangin, malalim na pananalangin na kumbaga yung naaabot natin yung puso ng ating Panginoon. Yung lalapit tayo sa Kanya na siya po'y titingnan natin, na siya po'y siya ang ating Ama na mapagmahal, na handang umabot sa atin, handang tumulong sa atin sa ating pong mga pangangailangan. Yung hindi tayo mahihiya, hindi tayo matatakot na lumapit sa Kanya para maabot po natin yung puso ng ating pong Panginoon. Naalala ko mga kapatid, ma-share ko sa inyo yung aking kapiguhan. Noong panahon po na wala ako sa nawala po ako sa Panginoon, almost 7 years or 8 years mga kapatid, na napaitutikot ako sa ilang mga kapatid. Pagkaman, makilala ko ang Panginoon, nag-aaral ko yung school. Ba't yung dumating yung time mga kapatid na nagpaikot-ikot ko sa ilan. Almost 7 years. Nagkaroon na, hindi ko po alam kung bakit. Parang hindi ko naman masasabing nag-rebuild ako sa Panginoon kasi wala namang ginawang masama ang Panginoon sa buhay nito. Parang lumating lang sa akin na parang sobra akong pinahalagan yung Panginoon. Kasi pagkatapos ng Bible school, napasubo agad ako sa pagpapamilya ng mga kapatid. At yung plano mo noon, pagkatapos ng Bible school, baka pumunta ako ng Palawan kasi yung mga klase namin ay taga-Palawan. Kung baga ay naging pinakamalaki na mga kaibigan ko ng nag-aaral ng Rusko. Pero hindi po yung nangyari ko ng kapatid at nangyari na nagkasawa agad ako. At para bang yung lahat ng panahon ay doon ko na ilagay sa pagpapagod niya. Na nanabuhay, pagkakabuhay,
nagtaguyod sila hanggang sa hindi ko po alam na nawalan na. Maraming mabibilang yung pag-atid ko ng gawain. Minsan na umaatid ako mga anniversary Father's Day. Mabibilang yung sagawa ng aking mga kapatid. Lalo po ako sa inyo. Pero ako po yung nagpapasalamat sa alam ko nyo. Dahil sa panahon na alam kong mga kapatid na napakaraming nalalangin sa akin. Pero hindi ko pa alam kung bakit. Parang yung sarili ko pa ay nakalim sa inyo. Hanggang sa dumating yung time na ramdam ko mga kapatid na maraming nagmamahal. Maraming nalalangin sa akin. Kasi pag nasa loob mo sila, pag tumamay sa iyo na, alam na, alam pa na, ramdam ko yung mga kapatid. Pero hindi ko alam kung bakit. Hanggang sa dumating yung time na siguro inayaan niyo ng Panginoon na ubusin ko yung lahat kong kakayahan, lahat kong magagawa para doon ako masulong ng ating Panginoon. Alam ko maraming nangangalang magkaroon ng pamamagitan sa akin. Pero hinayaan ng Panginoon na humaba ng humaba yun. Umabot ng 7 to 8 years ago ng mga kapatid. At nung wala na pa akong magagawa, doon na po nakagilo sa lalo kung saan ang Panginoon sa buhay ko. At nagkaroon sa naman ako sa Panginoon sa pagpapalan ng dahil kung hindi po yung nangyari ko ng kapatid, ay wala po ang aking pamilya. Dumaan ang pamilya ko sa mga pagsubo, mga pangyayari ng hindi na sa mga. Hinayaan ng Panginoon. At salamat sa Panginoon sa tamang panahon. Ay nakabagal po ako. At ito nga nagsisimula ang mga kapatid dyan. Sa mga kapahan ay nagtuloy niyo. Pero salamat po sa Panginoon sa pananalangin ng mga kapatid. Salamat sa ating pastor na nalangin sa amin. Salamat sa inyo na nalangin sa amin. At hindi po nawala ng kabutuhan ng emphasis ng pagpili ng mga sa akin. At isang madalaman sa akin ay kahit po sa itong pagkakataon ay makakapagbigyan po ng kalakasan po sa loob ng Jesus. At salamat po niyo sa katugunan po ng mga pananalangin ninyo na narito po ako sa inyo. Pagsasalita para makapagbigay po ng kalakasan. So, pwede po na ating pagkakamay sa ating praise God. Hindi po nawawala na ang kabuluhan ng ating pananalangin. Ipagalangin po natin ang bawat isa sa ating sa ating pananalangin. Marami po tayong dapat ipanalangin ng mga kapatid. Ang ating pastor, ang ating tumaumara sa buhay. Ipanalangin po natin sila. Ipanalangin po natin yung mga wala pastor ng Panginoon at sila po ay marami din natin Panginoon. At sa ating pong pananalangin ng mga kapatid, marami na yung mga kapatid. Sa ating Panginoon na mayroon pong pagpag ng puso, may pagtatagumpaba ng puso sa laban po ng ating Panginoon. At lagi natin isipin na ang Panginoon ay nandiyan. Isang ama na kapagmahal sa atin na siya nagtutugod po sa ating po ng pananalangin at sa ating po ng kailangan sa kanya. Nawa ang ating pananalangin ay maabot natin yung puso ng ating Panginoon sa buhay. Praise God. 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 Praise
nating buhay sa panalangin. We will reap eternal rewards pag tayo ay laging nananalangin sa Panginoon. Nandito ang susi ng pagpapala, susi ng pagpapay. Hallelujah! Hallelujah! Thank you.